Hi guys! Sa episode natin ngayon, ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo yung nare-request nyo noon na full video ng aming SDE, same day edit nung kasal namin. So ngayon namin talaga siya pinlanong ilabas dahil ngayon ay aming anniversary. Happy anniversary! Happy anniversary! Ano bang meron ngayong araw? Anong wala. Wala na. Actually, tawag dito, anniversary namin, kagabi. Hoy? Kagabi nag-vlog kami. Yan. Alam niyo ko nung kasunod na episode. Kagabi, kasama ko yung Team Arabas, ganun. Tapos... In short, wala siya kagabi dito. Oo, hindi kami magkasama. Tapos naka-uwi ako dito kanina, alas 11 na. Mm. Ng umaga. Bago mag-alas 12, no? Mm. Tapos, kain lang. Tapos, alas 2, alis na uli kasi therapy ko. Ito guys, oh. You know, and then picture kanina, oh. Ting, yan. So, ayun. Hindi mo na ako sasama uli sa Team Arabas. Kasi araw-araw akong magte-therapy. Daily na po yun. Para tuloy-tuloy ang ligaya. Para mas mapabilis. Kasi nakikita ko naman yung improvement. Pero, yun, naikwento natin. Kasi gusto natin i-share ko ano yung nangyari ngayong maghapon. Ano yung nangyari ngayong maghapon? Yun nga lang. Yun lang. Kumain. Pa-therapy, in short. Wala masyadong celebration. Mamaya, actually ngayon, meron kaming family dinner. Dinner lang. Morder kami ng pansit dun sa food house. Siyempre. Kamburay food house. Ayun. Salo-salo. Para ma-celebrate yung anniversary. Ngayon ay fourth wedding anniversary namin. Sa simbahan. Sa simbahan. Yung second na wedding namin. Tapos, kasi kinasal kami una sa... Dubai. Kinasal kami sa judge consulate. Okay, kinasal kami sa consulate kasi di ba sa UAE bawal yung magkasama na hindi kasal. Inuhulihan ng balidiya ng police, di ba, yung police UAE pag nireport kayo ayan. So sa mga kabayan natin yung sa UAE, ingat, galingan natin yung pagtago niyo. Ingat kayo dyan. So in short, ayaw namin yung noon na patago-tago. Oo. kasi kinakabahan din kami kasi magkasama talaga kami sa room. Sa flat, magkasama kami sa room. Mm-hmm. Ayan, so bawal yun. So kaya... Nagpakasal kami. Pero hindi lang yun syempre yung dahilan kung bakit nagpakasal tayo. Syempre talagang gusto na rin namin na legal kaming magsama kasi naramdaman na rin namin na talagang for each other. Naramdaman mo muli yan? Wala man. Siyempre naman. Kala ko. Lang rin eh. Tsaka kasi, yun na nga, diba yung nakwento namin sa inyo. May plano naman din talaga kaming magpakasal dito sa Pilipinas nung time na yun. Kaya, sure na kami. Bago tayo nagpakasal, ilang taon tayo muna? Tayo ay naging magjuwa ng 2009. Tapos kinasal tayo sa Dubai 2016. So, ilang taon yun? Pitong taon. Okay, sige. Pitong taon, tapos isang taon ata pagkatapos sa kinasal kami sa consulate. Ayan, kasi syempre nag-ipon na rin kami. Mm-mm. Nag-ipon talaga kami ng pagpakasal dito sa simbahan. Yes. So nagpakasal kami sa... At saka ginusto namin na magpakasal sa simbahan dito sa Pilipinas para maka-attend naman yung pamilya namin. Diba? Kasi doon kami lang talaga. Tapos yung mga kasama namin sa flat. Tapos parang sa anniversary namin doon sa kasal sa consulate, ikukwento namin sa inyo kung ano ang kaganapan kasi parang wala lang talaga. Nilibre nga lang kami nung ninong namin sa sa Subway. Wala kaming pera. Wala kaming pera talaga. Tapos yun, in short, nag-ipon kami. Enough na pondo naman na ipon namin. Para makapag... Tapos namin siya, malayo pa yung kasal, nagpapabook na kami ng halimbawa. Mga ticket. Ng venue, ng... Yung plane fare nila. Ng air ticket. Kasi sinagot din namin yung... Kasi di ba taga Mindoro lahat, both family namin taga Mindoro. Sa Manila kami. So sinagot din namin yung kanilang airfare. So wala silang ginasos, yung buong pamilya namin. Dinala namin sila doon. Hotel. Di pa sila aeroplano, nag-hotel sila. Tapos yung mga pagkain lahat sagot namin, in short wala talaga silang ginastos sa nung time na yon. Wala rin kasi ayaw namin na mag-aruba. Kasi although masaya naman yung pamilya syempre kapag nakakatulong sa mga anak na nagpapakasal. Oo. 'Di ba? Pero kami kasi para hindi na rin sila gumastos pa ganoon. So, stress-free. Sinagot namin lahat tapos yun, lahat na-set na namin sa kami palaki na sal sa Christ the King.
Kasi isa yun sa simbahan na pinagsiserban namin sa choir. Mm, sa choir. Kumakanta kami doon, syempre kasama din siya. Oo, nakita ko yung church. Mm. Hindi pa kami na nagdudubay, ha? Oh, wala pa, wala pa. Sabi pa lang, nasa Manila pa lang kami noon. Sabi ko, sabi namin, pag kinasal tayo, dito tayo. Kasi ang ganda ng ano, ng Christ the King, ano. Yung mismong simbahan. Yung mismong simbahan, ganda, tapos aircon. So, pinag-ipunan namin yung lahat. So, in short, nangyari po siya. At successful naman. Yes. Tsaka, ayun. Eh, huwag na natin patagalin. Oo nga! Huwag na masyado na silang... I-edit ko ngayon. Actually, ngayon mismo yun. Ngayon pala ngayon. Ay, ito yun ha. Bigyan natin sila ng oras. Ngayon ay 7:30. 7:30 ba? 6:30. Almost 6:30. 6:23. Ng 6:30. Almost 6:30 ng gabi. I-upload ko to mga alas 8 mamaya. So, ngayon ay March 18. March 18 ngayon ha. So, ito na guys! Ito na yun guys! Sila pala ay membro ng choir sa isang parokya. Nagtataka naman ako kung bakit dito kayo nagpakasal. Siguro ito'y napakahalagang biyaya din at hinaon ng Panginoon na dito kayo magpakasal dahil ito yung parokya ng Christian High. You're such a beautiful face. I know those eyes. They take me back in time. She could be you. I wouldn't even know. She could be you. But that was long ago. She could be you. Roxanne, do you take Jeffrey here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? I do. Do you give yourself to him as his wife? I do. Do you accept him as your lawful husband? I do. I dream about that day, but it's impossible. But I can't break free from this life. She could be you. I wouldn't even know. She could be you. But that was long ago. She could be you. Jeffrey, do you take Roxanne here present for your local wife according to the rite of our Holy Mother, the Church? Thank you. Do you give yourself to her as her husband? Thank you. Do you accept her as your local wife? She could be you.